Okay, good morning everyone. We'll start sa atin pong Sunday School. At bago po yun, inaanyayahan ko kayo to open your hymns to hymn number 285. Pinagkaloob niyo sa amin kung saan muli namin makakasama ang aming mga kapatid sa Panginoon at sama-sama kami sasamba sa inyo. Rigit sa lahat, Panginoon, ay muli namin maririnig, Panginoon, ang inyong mga salita, ang inyong mga katotohanan, Panginoon, na gusto niyo pong ipaalam sa amin. Salamat o Diyos sa mga bagay na tinuro niyo na po sa amin, sa mga nakaraang lessons ng aming confession of faith. At ngayon, Panginoon, na muli kaming mag-aaral ay humihingi kami ng patuloy na biyaya sa inyo. Hindi kami umaasa sa mga nakaraan na tagumpay namin, kundi patuloy pa rin kami na tumitingin sa inyo na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalinawan, ng kaalaman pa, Panginoon, sa mga bagay na tinuturo ng aming confession of faith. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil alam namin ang aming mga limitations, ang aming mga inadequacies. We pray, Lord, that you would strengthen us and give us, Lord, a clear minds upang maintindihan namin maigi ang mga bagay na ituturo niyo po sa amin. Sa lahat ng ito, kami po ay umaasa na patuloy sa inyo at sa banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong Sunday School, tayo po ay nasa chapter 27 na ng ating
confession of faith, at dito po ay may kinalaman sa communion of the saints. So kung mapapansin nyo, no, yung flow ng pagtuturo sa ating confession of faith, nagsimula siya sa Universal Church sa chapter 26, and then yung local church binanggit niya, and then ninaro down niya ito into the communion of the saints in the local church. Now, communion of the saints, anong ibig sabihin pag sinabi natin yan, no? Yung salitang communion po comes from the Greek word koinonia, which means which often translated in the New Testament as participation, communion, or minsan fellowship. So madalas ganun yung gamit niya sa New Testament. And the meaning of the term communion of the saints, it refers to spiritual bond or union, yung pagkakabuklod ng mga Christians have with one another by the virtue of their union with Christ. So yung idea is close fellowship, close bond between the believers, or kung inanaraw natin, church members who genuinely love one another and have care for one another in the virtue of their union with Christ. So yan yung titignan natin sa ating pag-aaral this morning. So meron lamang dalawang paragraphs itong chapter na ito, 27, at hahatiin natin siya sa apat. Una, yung foundation of this communion, meaning yung communion of the saints. The definition of this communion, yung expressions niya, at saka yung limitations. So this morning ay titingnan lamang natin yung dalawa, no? Yung foundation at yung definition. So una, yung foundation of this communion, which is union with Christ. So yun yung sinabi sa half ng paragraph 1. Sinabi doon, all saints that are united to Jesus Christ, their head by His Spirit and faith, although they are not made thereby one person with Him, have fellowship in His graces, sufferings, death, resurrection, and glory, and being united to one another in love, they have communion in each other's gifts and graces, and are obliged to the performance of such duties, public and private, in an orderly way, as to conduce to their mutual good, both in the inward and outward man. So unang, ina-assert dyan ang ating confession of faith, yung its main assertion niya, that all believers are united to Christ by His Spirit and faith. So our confession highlights here the spiritual union between Christ and the believers. So lahat ng tunay na believers, lahat ng tunay na mananampalataya ay merong spiritual na pagkakaisa kay Christ. At sinasabi ng ating confession na yung communion sa bawat isa, or our fellowship, ay meron tayong ganyang communion dahil una sa lahat, meron tayong pagkakaisa kay Kristo. So our communion as believers is rooted or based in our communion or our union with Christ. And the Bible describes our union with Christ in two ways. Kung makikita nyo sa Bible, di ba, laging sinasabi, we are being in Christ. Yung mga believers, we are in Christ, or Christ being in us. So madalas yung nababasa yan, lalo na kay Paul, no, na dinidescribe niya ang mga believers being in Christ. For example, in Colossians 3:1, Romans 8, Galatians 3, Galatians 2:20, marami pa, no, hindi ko na nabilang kung ilan yung word na ginamit doon. Tapos
So tayo ay na kay Kristo at si Kristo also in us. So our Lord Jesus Christ himself spoke of this mutual union in John 15:4-5, kung saan sinabi doon ni Christ na he said in verse 4 ng chapter 15 ng John, "Abide in me and I in you." So as branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. And I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. So then our confession explains kung paano nangyari o na-establish itong pagkakaroon natin ng union with Christ. O paano ito na-establish yung ating pakikisa kay Kristo Jesus. It says, di ba, sinabi doon, hindi lang tayo united to Christ, may pagkakaisa kay Christ, their head, sinabi doon, by His Spirit and faith. So, believers' union with Christ is affected by the Holy Spirit. So, sinasabi ng ating confession, our union with Christ is affected by the Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu, as we know, importanteng agent siya in the salvation of the believers. And what He does, noong tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay Kanyang ni-regenerate, binago niya ang ating puso, tayo ay kinonvict sa ating kasalanan, and also, He draws us to Christ. He unites us, the believers, to Christ. Sinabi nga sa chapter 8, nung ating, kung maalala niyo pa, yung pag-aaral patungkol sa Christ, the Mediator, paragraph 8, sinabi doon, "To all those for whom Christ hath obtained eternal redemption," meaning yung elect, "He doth is certainly and effectually apply and communicate the same," yung inaccomplish ni Christ, "making intercession for them," and sinabi doon, "uniting them to Himself by His Spirit." So sinasabi dito na those na kinamatayan ni Jesus, in due time, natanggap nila ang redemption that Christ accomplished for them. So lahat ng spiritual benefits na pinurchase ni Christ for His people, nariyan ang, for example, yung regeneration, justification, etc. And also it says there, uniting them to Him. So that speaks of union with Christ by the Holy Spirit. So it begins sa ating conversion, no, nang binuksan ng Diyos ang ating puso at nanampalataya tayo kay Christ, tayo ay pinag-isa kay Kristo by His Spirit, at it will continue on hanggang sa glorification. So, nagkaroon tayo ng pakikisa kay Christ sa pamamagitan ng banal na Espiritu. As one writer says, no, there can be no true union with Christ without the Holy Spirit first establishing it. So, our union with Christ begins in experiential way when we come to faith in Christ. So, now, paano ito napasa atin ito by Christ's work, His death and resurrection, and by Spirit applying it to the elect, yung inaccomplish ni Christ for salvation. So natanggap natin ang lahat ng spiritual blessings because we are in Christ. No, that's very clear in Ephesians 1, di ba? Na all the spiritual blessings ay natanggap natin not because there's something special in us na nakita ng Panginoon, but because we are in Christ.
But also, sinabi doon na the Holy Spirit unites the believers in Christ through faith. So sinasabi dito na sa pamamagitan din ng pananampalataya, nanahan o nagdwell si Christ sa buhay ng mga believers. Now, kung titignan natin sa salita ng Diyos, alam natin, even yung ating faith ay biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Ephesians 2:8. Yung saving faith is not one's own making, but it is a gift from God. So sa pamamagitan pa din ng banal na Espiritu na tayo ng mga makasalanan ay nagtiwala kay Christ in order to be saved and to be united to Christ. Sinabi nga ni Robert Shaw, Christ apprehends His people by His Spirit and they receive Him by faith which His Spirit produces in them. Okay, so yun yung ginawa ng banal na Espiritu, the Holy Spirit unites the believers in Christ through faith. But then, our confession gives a qualification of what does not mean, no? What does not it imply? Yung being united with Christ. So, nagbigay siya ng qualification. Sinabi doon na being united to Christ does not mean we are being one person with Him. Sinasabi dito na yung pagiging isa natin kay Christ, hindi ibig sabihin na naging equal natin si Christ. Or para bang naging Diyos din tayo or naging divine din tayo. Sabi nga ni R.C. Sproul, na yung being united to Christ, sabi niya, our identity is not swallowed up in the identity of Christ so that we become gods. Rather, we enter into the blessed condition of intense fellowship with God. That is what communion means, being with Him, not being absorbed in Him. So, hindi tayo naging parang equal sa kay Christ. Yung Westminster Confession of Faith very strongly and clearly states also in their chapter about communion of the saints. So parang parallel siya ng ating confession, pero ganito yung wordings niya. Sinabi niya sa paragraph 3, chapter 27, then sabi niya, this communion which the saints have with Christ does not make them in any wise partakers of the substance or the essence of the Godhead or to be equal with Christ in any respect, either of which to affirm is impious and blasphemous. So, now this is very important qualification, no? In sa time na nagawa yung ating confession of faith sa in 17th century, eh very important yan na qualification, lalo na din sa ating panahon. Dahil marami sa ating panahon na naniniwala, dahil sinasabi nila, di ba, na we are in Christ, kaisa tayo kay Christ o sa Diyos, therefore they believe na magiging Diyos din sila. Or meron ding, kumbaga, may nature din sila ng Diyos. Diba? What are those cults? Diba? Ang isa, yung Mormonism. Diba? That naniniwala one day, they will become gods. I think yung Jehovah's Witness, parang, I'm not sure kung ganun din. Pero yung mga pantheistic, mga ganun sila, no? Inisip nila dahil kaisa sila sa Diyos, magiging Diyos din sila one day. Alam nyo, sa ating panahon din, kung nasusubaybayan nyo yung mga Word of Faith movement, yung mga nasa Pentecostal movement, they also believe na mga little gods din tayo.
Kaya nga, yung iba, di ba, na nasa movement na yon, parang mapapansin nyo, ang tapang magsabi na sa pamamagitan ng kanilang words, mangyayari ang isang bagay. But they claim they have creative power by the use of their words. Eh, saan rooted yon yung ganong practice? Sa kanilang belief na dahil ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na create ang isang bagay or si Jesus, di ba, sa pamamagitan ng salita, gumaling ang may sakit, nabuhay ang patay, napalayas ang demonyo. So sinasabi nila, dahil kaisa kami kay Christ, meron din kaming ganyang kapangyarihan. Meron din kaming ganyang kakayanan. Because we are little gods. No? Naging kaisa daw tayo sa nature and person ni Christ. So, the Word of Faith movement believes that just like God, man can heal the sick through words, control the weather through words, can change reality or destiny through words. Kaya nga, para sa kanila, di ba, yung words, very powerful. So, yan ang deception na lumalaganap sa ating panahon, lalo na sa mga churches na inclined sa Word of Faith movement or prosperity gospel. I remember yung napanood ko si Stephen Furtick ba yun? Na sinabi niya, I am Almighty God sa kanyang preaching. So, sabi ng Westminster Confession of Faith, sa Westminster, no, such belief ay dangerous, evil, and even blasphemous. No? Dahil inaangkin mo na equal ka sa Panginoon. No? At dito tayo pinag-iingat din ng ating confession na baka isipin natin dahil because we're overwhelmed with the truth that we are united to Christ. No, therefore, parang isipin natin na absorb din natin ang pagiging divine ni Jesus. No, that's not what union with Christ implies. Sinabi ni R.C. Sproul again sa kanyang Truth We Confess, someone once said, every person has a spark of divine within him. So, narinig nyo na ba yun? Parang sabi niya, bawat tao daw has a spark of divine within him. That's not true, he said. All we have is humanity. We may have reborn humanity, but it is humanity in the process of sanctification. We may be indwelt by the Holy Spirit, but we never participate in the substance of deity, even though we are created in the image of God. To be made in the image of God does not mean that we participate in His essence, His deity. It means that there are aspects that God imparts that are similar to His own being. So, ano ba yung sinasabi dito ni R.C. Sproul na there are aspects that God imparts that are similar to His own being? Di ba? We are created in God's image. So, God is a thinking being. So, tayo din may ganoon. So, yun yung sinasabi. Pero, never, no, na tayo ay naging united to God in a sense na pareho tayo naging na-absorb natin yung essence ng pagiging God. And then, yung its scope nung union na ito, union with Christ implies, so anong ibig sabihin pag sinabing we are united to Christ, sinabi ng ating confession, union with Christ implies that we are become partakers of His graces and life, His suffering, death, resurrection, and glory. So, being union with Christ, it means natanggap natin ang lahat ng benefits na ginawa ni Christ for the salvation of His people. So, sinabi ni John, John 1:16, from Him,
His fullness, we have all received grace upon grace. So believers who are in union with Christ receive all the benefits of Christ's suffering and death and resurrection. So tignan natin yung mga ibang sinasabi doon na passages. Please read Romans 8:1-4. Romans 8:1-4. Romans 8:1-4. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Okay, so mapapansin niyo dyan, no? Ilang beses binanggit yung in Christ, there is now no condemnation to those in Christ. For the law of the Spirit, life has set you free in Christ. So, in other words, yung suffering ni Christ, yung ginawa ni Christ that He endured on the behalf of His people, ang mga believers ay hindi na haharap sa condemnation. So, because Christ suffered on our behalf and we are in Christ, ang resulta nun, hindi na tayo haharap sa eternal suffering or condemnation in hell or punishment of God in hell. Sa Hebrews 2:9, but we see Him for who a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death. Suffering of death, so that by grace of God He might taste the death for everyone. So because of Christ's death, tayo na united with Christ ay hindi na kinakailangang humarap sa second death in hell. So because Christ overcame death and sin, eh tayo na nakay Christ, in Christ, we will not experience the punishment in hell or eternal suffering in hell. Also, please read 1 Corinthians 15, verse 20-23. So, ito naman, tumutukol sa resurrection. 1 Corinthians 15, 20-23. But now, Christ is risen from the dead, and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive, but each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ at His coming. Okay, so note here, no? We see that because of Christ's resurrection, tayo na na kay in Christ, believers are now justified. Sinabi din niyo sa Romans 4, di ba? Na when we are justified because of Christ's resurrection. So, we are justified, and because Christ resurrected and we are in Christ, we will be also resurrected like Him. Dahil si Christ na buhay namang muli sa kamatayan, tayo na naging kaisa kay Kristo ay ano, mabubuhay din. We will be resurrected katulad ni Christ. So lahat ng ginawa ni Christ on our behalf, no, in with respect sa ating kaligtasan, lahat ng spiritual blessings na inaccomplish ni Christ through His death and resurrection, ito ay naibilang din sa atin. Okay, so Colossians, yung Colossians 3 naman, kung saan binanggit din dito that patungkol naman sa glory, no?
Colossians 3, 1-3. Colossians 3, verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ. Okay, so sinabi doon, when Christ, who is your life, appears, then also you will appear with Him in glory. So, dahil si Christ nag-resurrect, di ba, nag-ascended into heaven, at siya ay glorified, tayo na in Christ, the believers, sa kanyang pagbabalik, we will also glory in Him. So, we will participate sa kanyang exaltation and His glory. So, di ba, sinabi din ni Paul sa Philippians na we will have a body like His. Meaning, hindi tayo magiging Diyos, but we will have a glorious body na katulad ng kay Christ. Sinabi ni Sinclair Ferguson, the Lord Jesus has so united Himself to His people that when He returns, He will see to it that we are standing at His side in glory. Ganun ka intimate, no, yung union natin kay Christ na dinescribe ni Sinclair Ferguson na when Christ returns in glory, Christ will see to it that we are standing at His side in glory. So moreover, hindi lang tayo nagkakaisa, nakikiisa, or may union, or merong fellowship with Christ sa kanyang biyaya, sa kanyang death, sa kanyang resurrection, sa kanyang glory. But also, we are, di ko pala nalagay, no? Pero sinabi dito, hindi lang tayo, merong fellowship with Christ sa graces, sa death niya, sa resurrection and glory, but also we who are united to Christ share in the same experiences of Christ to some extent. Now, what do I mean by that? Kung si Christ nag-suffer at na-persecute, tayo nakaisa kay Christ, ay makakaranas din ng gantong persecution at suffering. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples in John 15:20, if they persecuted me, they will persecute you. If you kept my word, they will persecute you also, dahil sila ay mga disciples ni Christ. If they kept my word, they will also keep yours. Sa 1 Peter 4:13, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So, to some extent, dahil united tayo kay Christ, dahil nag-suffer siya sa kamay ng evil men, he was persecuted, hated by men, tayo na disciple ni Christ, tayo na in Christ, we too may experience yung suffering and persecution na naranasan din ni Christ because we are in Him. Sinabi ni Sam Waldron, everything Christ did and everything He now possesses as mediator belongs to us. It is this glorious union which is the ground of the communion of the saints and which dignifies and constrains it. If they are one with Christ, then through Christ, they are one with each other. So, yun yung foundation ng ating communion, ang ating fellowship sa bawat isa. So, kung wala yung union ni Christ,
There's no real fellowship. Kung wala yung wala tayong pakikisa kay Christ, no? Itong samahan natin is just a social club. Kung wala ang gospel, kung wala si Christ sa atin. Now, yung definition, yung second half ng paragraph 1 ay tumutukoy sa definition of the communion of the saints. Sabi doon, and being united to one another in love, they have communion with each other's gifts and graces and are obliged to performance, to the performance of such duties, public, private, in an orderly way as do conduce to their mutual good both in the inward and outward man. So, una, it's bond, no? Believers are being united to one another in love. So, dito ina-assert ng ating confession na dahil tayo ay mga believers na nagkakaisa kay Christ, tayo din ay pinagbuklod niya sa bawat isa. So, we are being united to one another. Sa New Exposition of 1689, si Victor Claudio, he said, the outgrowth of union with Christ is the communion and the fellowship of the saints with each other. Christians who are in union with the Lord Jesus Christ are now part of the same body and share a common purpose because they have communion with Christ. So, yun yung nangyari, no? Outgrowth of union with Christ is the communion and the fellowship of the saints. And then, our confession of faith highlights yung love. Love as one of bonds that unites believers together. So, yung pag-ibig, yung nagbubuklod sa atin. It says, being united to one another in love. O ang ating fellowship ay pinagbubuklod ng pag-ibig. We love one another, sabi ni Christ, because Christ has loved us. So kung tayo ay kaisa kay Christ, and as a result, naging kaisa tayo sa bawat believers, pag-iibigan dapat ang marka ng ating fellowship. Ang tunay na pag-ibig kay Christ involves love for the believers who are also in union with Him. So if we are truly the disciples of Christ, if we are truly united with Him, meron dapat pag-iibigan sa bawat isa. Jesus said in John 13:35, by this all people we know that you are my disciples if you have love for one another. If you have love for one another. So we ought to love one another and that should bind us together. But alam natin, of course, sa labi ng ating kasalanan, we don't love others as we ought. And so we need to cultivate that love and manifest that love. And that's the goal of this chapter, to instruct us to love one another, to motivate us to manifest love for one another. Pero sinasabi na yung pag-ibig ang nagbubuklod sa atin dahil ang foundation ng ating union to one another is rooted sa union with Christ na nagsasabi na who first loved us and so we must love one another. But then, yung benefits ng communion na ito. Believers have communion in each other's gifts and graces. So, dahil iisa na tayo, pinagbuklod tayo ni Christ, we are members of one body. Now, we don't exist for ourselves.
for Christ, but for Christ and for the good of those united in Christ, ang ating mga kapatid sa Panginoon. So isang Christian, so sa isang Christian fellowship, merong sharing of gifts and graces. So within the church, 'di ba? Pinagkalooban tayo ng iba't ibang gifts. Meron marunong magturo, others grant ay pinagkalooban ng gifts of serving, hospitality, mercy, generosity, etc. for the good of one another. So lahat ng believers within the church have been entrusted with spiritual gifts and graces by God para ibahagi niya sa ibang members for their good. So that's the benefits of our communion. We share to one another's gifts and graces upang sama-sama tayong lumago. Sinabi nga sa Ephesians 4:15-16, "Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, for from whom the whole body joined and held together by every joint with which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love." So, yan, no? Kung ina-exercise natin yung God-given gifts na meron tayo, we are exercising it faithfully, properly, eh, ito ay magkukos ng growth sa bawat isa. So, we don't say, "I have a gift of help or teaching, etc." We don't say, this gift is only for me, for my good, for my benefit. No. The Bible said, yung gift mo, yung kakayanan mo, if you are a member of the church, that's ours. That's ours. That's for all the members of Christ's body. At hindi sa'yo lamang. Dahil iisa na tayo, we share our gifts and graces to one another. But then, yung obligation, no, it's obligation. Believers are obliged to serve one another with the gifts and graces that God has given to them. So, kung iisa tayo, we are one body, meron tayong duty na i-exercise natin yung ating gifts and graces for the mutual good of the body, the church. So, tulad ng sinabi ko, yung gifts na pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ano man yan, it must be exercised for the good of the church. So, kung pagtuturo yung gift mo, you are obliged to teach and preach diligently for the good of the church, of the members. Kung gift mo mercy, hospitality ang gift mo, you are obliged to exercise those gifts to serve your brethren. Yung Heidelberg Catechism, question number 55, addresses this point when it asks, "What do you understand by the communion of the saints?" Ang sagot, first, the believers, one and all, as members of this community, share in Christ and in all His treasures and gifts. So yun na pag-aralan natin kanina. And second, that each member should consider it a duty to use these gifts readily, joyfully, for the service and enrichment of the other members. So, dapat daw handa, ready, and joyfully using the gifts na pinagkaloob sa'yo for the enrichment, no, for the growth ng mga members
So tayo ay maging good steward ng gifts and graces na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa pag-exercise nito for the gift, for the good of the church. Okay? But then, sinabi ng ating confession, may iba't ibang kaparaanan na ma-exercise natin itong gifts and graces. Kinabi doon, it says, yung mga believers are obliged to the performance of such duty for public and private in orderly way. So, for example, yung gift of teaching, pwede siyang i-exercise publicly. Diba? So, you teach and preach the Word of God sa church or mga Bible study. You teach and preach the Word of God for the good of the members, but pwede din siyang i-exercise privately. No? So, privately, using, nagtuturo ka, ina-admonish mo, for example, yung iyong kapatid sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Or ini-encourage mo siya. Or even sometimes, you rebuke him. No? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, hindi naman porket parang publicly na mamalas ang gift mo, ibig sabihin nun, parang ang laki ng contribution mo sa church. No? At kung private, hindi masyadong napapansin yung gift mo, para bang mababa ang tingin sa gift na meron ka. Hindi ganun ang sinasabi ng ating confession. No? Sinasabi sa atin, maaari yung gift mo, may exercise siya publicly or even privately. But those gifts as a whole contribute sa growth ng body. At gamitin mo yan publicly kung yung gift mo, no? Gamitin mo yan publicly and even privately for the mutual edification. Okay, so also, it is important to note yung sinabi ng ating confession, and this will be the last, no, na sinabi doon. Also, importante na inote to, na i-exercise natin yung ating gifts and graces as to conduce, ibig sabihin to bring about to their mutual good, both in inward and outward man. So meaning, yung ating pag-serve sa ating mga kapatid sa Panginoon through our gifts, no? Hindi lamang sa salita. Hindi lamang matutulungan natin sila spiritually. Mabuti yan. No? Matulungan natin sila spiritually. But also, let us help them practically. Serve the members with respect to the outward man, yung sinasabi sa confession. So this would include na pagsilbihan natin yung ating mga kapatid sa kanilang practical na pangangailangan. So here, where the gift of service, mercy, and hospitality come into play. No? Napakaganda ng design ng Panginoon talaga, no, sa pagkakaloob sa atin ng mga gifts. So, pagtulong sa kanila practically sa kanilang pangangailangan. So, here, where gift of grace, mercy, and hospitality come into play. So, kung titignan natin, napakaganda ng design ng Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng iba't ibang gifts. Diba? In fact, hinalintulad tayo sa isang katawan na maraming parte. Hindi lahat tenga, hindi lahat mata, hindi lahat bibig, but iba-iba yung ating mga gifts na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At it was beautifully designed ng Panginoon sa isang local church na lahat ay ang mga members ay iba-iba ang kanilang kakayanan.
So hindi lang natin para hindi natin matulungan lang ang bawat isa inwardly, meaning yung spiritual life nila, but also yung kanilang pagdating naman sa practical aspect, matulungan din natin sila. Okay, so one writer says, though through the multifaceted gifts and graces that God has given to His people, Christians are able and ready to help relieve both the inward and outward needs of their brethren. So dahil multifaceted yung gifts na pinagkaloob sa atin ng Diyos, for example, in this church, sa ating church, no, we are ready to help, di lang spiritually ang ating mga kapatid, but also the outward needs of our brethren. Okay, so iserve ko na lang yung application next week, Lord willing. So dito tayo nagtatapos at next week we will deal with the paragraph 2 of the communion of the saints. So, tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob niyo muli sa amin. Ma-refresh ang aming pag-iisip, ang aming puso pagdating sa fellowship na meron kami bilang isang mga mananampalataya. We are thankful, Lord, that it is rooted in our union with Christ. And as a result, Panginoon, we have a fellowship. We are being united to one another in love. So we pray, Father, that the love na naranasan namin sa inyo because of our union with you ay ma-manifest din namin sa aming mga kapatid sa Panginoon. And even, Lord, sa mga graces na ipinagkaloob niyo po sa amin for the edification of one another, para sa ikalalago ng kabuuan ng iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na faithfully, diligently ay gamitin namin yung mga gifts and graces na ito upang matulungan namin ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan, whether it is spiritual or practical. Sa lahat ng ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami for again reminding us of this truth about the communion of the saints. In Jesus' name.